kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang Chinese national sa isang kasino sa Pasay matapos mahulihan umano ng iba't ibang armas, pampasabog at droga. Muntik na rin daw masaksak ng sospek ang isang kasino agent na pinagkakautangan niya. Si Ian Cruz, naka-Alerto 24. Libang baril na karamihan ay naka-silencer. Maraming bala, mga patalim, tatlong fragmentation grenades, dalawang smoke grenades, spikes na karaniwang gamit para mabutas ang gulong, palakol at martilyo, at mayroon pang hinihinalang droga. Ang lahat ng ito na-recover ng mga otoridad sa loob ng sasakyan na dala ng Chinese national na si Jerry C. Nasa kote ng mga gwardiya at pulis Pasay si C, alauna 15 kanina madaling araw sa VIP parking area sa basement ng Resorts World Manila sa Pasay City. Nakaagaw raw ng atensyon si C nang tangkain itong saksakin ng casino agent na si Joseph Ang. Isang kaibigan pa ni Ang, ang muntik din umanong masaksak ng suspect. Ang nasa kotse yung suspect, ang pag-aaway nila, lumabas siya ng sasakyan, nagkoprontasyon sila ng biktima, at yun nga, dahil nga malakas ang loob niya, dahil napakarami niyang gamit, so talagang sasaksakin niya talaga. Luckily nga, dahil sa commotion nila, sigawan na, paghingi ng tulong, at ingay na nagagawa din sa basement, nagkaroon ng yung mga kapulisan natin at ang mga security guards sa area. Ayon sa isang lalaki na malapit sa biktima, may utang umanong mahigit 2 milyong piso ang suspect sa biktima. Matagal na raw sinisingin si C. Kanina madaling araw naman ay bigla na lang daw sinunggaban ni C si Ang. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si C. Mr. C, what is your business in the casino? Do you have anything to say? Base sa teorya na sinisilip ng SPD, maaring kabilang umano sa isang grupo si C. Maaring si Jerry C ay parang muscle man ng grupo ng maaaring nagpapautang na sa kasino, at kung halimbawang may hindi makabayad, siya ang naniningil. Parang lumalabas na ganon ang kanyang role. Siya yung tagatak. Ganon. Maigpit ang ipinatutupad na seguridad sa Resorts World. May CCTV camera at may inspeksyon ang lahat ng pumapasok na sasakyan doon. May VIP card si C sa establishmento, kaya maaring dito nagkaroon ng lapses. Walang VIP pagdating doon sa security. So, i-search pa rin natin. Wala namang mawawala sa atin kung ipakikita natin na wala naman tayong dalang mga illegal na bagay. Sa statement ay nilabas ng pamunuan ng Resorts World Manila, kinumpirma nila ang pangyayari na agad umano nilang inilapit sa mga pulis. Mas nagigpit naman ang kanilang seguridad dahil dito, at katunayan ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pulisya na patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Samantala, ipaghaharap na ng reklamo sa Pasay City Prosecutor's Office si C. Kabilang narito ang 2 counts of frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, at illegal possession of dangerous drugs. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.